Hi everyone! Welcome to our channel. Today is December after Christmas celebration, December 26. So yesterday, the other day, 24, 25, we celebrate the Christmas, the birth na kinagis na natin na the birth of Jesus Christ. So today, may mga special kami na sasabihin sa inyo. Na si Tata na magsabi yung special na mga bagay-bagay na nangyari sa buhay namin at kabahagi kayo doon na dapat nyo malaman. So ngayon, si Tata na ang magsasalita patungkol dyan. Una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa pinagaling niya ako sa aking sakit. And then, salamat din sa mga nag-pray sa akin mula nung April hanggang sa ako'y gumaling hanggang ngayon. Salamat ako sa mga pastors at pastora dito sa Singapore at sa Pilipinas na nag-panalain para sa aking kagalingan. At salamat din dahil hindi natuloy ang aking operasyon dahil sa kay Lord, hindi na kailangan ng ibang treatment lalo na sa operasyon dahil sa kanyang kapangyarihan. Salamat sa mga nag-pray sa akin, sa mga sisters and brothers in church. Nahihiya siya magsalita. Ako talaga walang hiya. Follow up ko lang din. Thank you so much for all your prayers, family and friends all over the world. Nakuha na namin yung result ng kanyang lahat na biopsy at biopsy, yung kanyang biopsy at kanyang MRI. Ito hawak-hawak ko, medyo makapal to. Nakuha na namin, hawak na namin. At lahat ng result ng 7 tests na ginawa nila, lahat ay negative. Walang, it's not cancerous. Walang, hindi TB. Walang bacteria. No infection. No fungus. Ano pa ba yung ibang doon na hindi ko masabi-sabi? Hindi ko kasi ano, medical term, hindi ko ma-pronounce yung mga terms niya. Pero ito yung hawak-hawak ko na papers ngayon na nagpapatunay na he is okay. Ang sabi ng doktor, he doesn't need surgery. So, sa tatlong beses na yung kanyang surgery was postponed, I did not question God why. Ang sa isip ko lang is, God has a plan, God has a purpose. Tinitest niya lang yung faith namin. So, yung ginawa namin, we did prayer request to all our family and friends na mga mananampalataya, kahit hindi na mananampalataya sa Panginoon. Kasi sabi nga, the more you spread, the more you ask more prayers, nire-recognize mo yung power ng Panginoon sa buhay mo. Kasi sabi nga, two heads is better than one. So, more heads is more better. So God shows this miracle. Honestly, this is a short testimony kasi since pandemic, si Tata nasa dormitory siya, nakastay. Hindi kami masyado nagkikita. The whole year, hindi kami nakita kasi they are not allowed to go out. 2 years. Almost two years na hindi kami masyado nagkikita. So, ano lang palagi, call. So, pasalamat ako sa Panginoon kasi prayer ko lang nun, Lord, please protect him. Cover him with your holy hands. Protect him away from COVID. You show it to them that you are the living God that we are serving. Please spare him from COVID. That's, alam nyo ba, hindi po siya nagkaroon ng COVID. He never tested positive sa COVID. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon na yung protection niya nandun. Pinakita ng Panginoon yung kanyang power. And then, sa April,
nagkaroon siya ng problem na hindi na siya makakalakad, tinulungan lang siya ng kanyang friend para makababa, tapos hindi talaga. So, they called the ambulance para dalhin sa hospital. Nagulat ako, sabi niya, I'm here in the hospital. So, what I did is I prayed to God because I cannot go right away. I have work. So, masakit man, hindi ko din siya maatin, pero God is good. He answered all our prayers. And then, nagkaroon kami ng mga problema, marami, mabigat. Pero God is testing our faith to Him kung hanggang kailan kami kakapit sa Panginoon. But hindi namin, ni single point, hindi namin naisip na bumitaw sa Panginoon. At through that also, salamat sa mga panalangin nyo sa amin. Hindi nyo kami pinabayaan. Maraming nagme-message na we are praying for you all throughout, my family, my friends, my missionary friends, before nagre-reach out para magpipray. Maraming salamat sa inyo all throughout the world, from US, from Canada, hindi na namin sa Australia, hindi na namin lahat mami mention here in Singapore, the church that we are at, that we are serving here, their full support is there. Hindi nila kami pinabayaan sa aming mga brothers and sisters, sa kay Pastor Onassis, kay Pastora Weng, hindi nila kami pinabayaan sa mga sisters namin. So, nagpapasalamat kami, yung mga friends ko, yung mga church family ko back in the Philippines, hindi din nila kami pinabayaan, yung aking mga ninong at yung mga ninong at ninang namin sa kasal. They are sending messages. Kay Tita Baby Avila, he just keep sending messages. How's Tata? Ninong Ben, how's Tata? Everybody, Pastor PJ, ang dami, Pastor Sikang, we cannot mention you all, pero deep in our hearts, thank you so much for all your prayers. God answered our prayers and God shows miracle. And he was healed. The doctor said only that he will undergo for therapy for a year para na hindi na bumalik yung sakit sa kanyang lumbar. Kuya, family and friends, thank you so much sa inyong mga prayers, support, na hindi kami pinabayaan, at God answered our prayer. Sometimes, God answered our prayer in three ways. He will said, answer yes right away. He will answer no. No is way of his answering our prayer also. And then, his answer is wait. So, we waited for how many months? All 8 months, almost 1 year. Na striving. And never ako nagawa ng fasting. Pero the first time na nag-biopsy si Tata, I did fasting. And yun yung nire-recognize ng Panginoon eh, na yung desire ng puso mo, di ba? Sabi nga, man looks on the outward appearance, but the Lord looks in the heart. Yung tinitingnan ng Panginoon yung puso natin, hindi yung outside. Minsan mapipike natin yung outside eh, na nakasmile tayo, minsan ngiting aso. Pero our heart, yaga, di ba? Sabi nga nilang na, yung heart yung nagsispeak. Kung ano yung nasa puso mo, yun yung lalabas. Kung ano yung finifeed mo, yung lalabas. Kaya, pasalamat ako sa Panginoon sa pagtugon niya ng aming panalangin for ating panalangin for almost a year. So, salamat din sa Panginoon sa mga problema na dumating, trials na dumating sa buhay namin, na tinuruan na kaming lalong kumapit sa Kanya, maging matatag. So, salamat sa aming mga, sa circle of friends namin dito, si Day Sally, Day Suzette, Day Cora, Day Hilda, si Day Lenny, na ever since, yung kanilang support is there sa amin. Hindi nila kami pinabayaan through thick and thin of our lives.
nandyan sila. Talagang mararamdaman mo na totoo silang kaibigan. Totoo sila. Kasi pwede kanilang sabihan ng kahit masakit na sa'yo, pero sinasabi pa rin dahil mahal ka nila. So, salamat sa kanila na hindi nila kami pinabayaan. Hindi nila kami dinuro, kundi inangat nila kami through their prayers and their support. And salamat din dahil sa mga pangako ng Panginoon na I will never leave you nor forsake you. Isa sa mga paborito kong verse is Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang pinaka-best part doon is, all these things shall be added unto you. Pero, mayroon siyang condition in the beginning. Sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So that means, unahin natin yung Panginoon. That God will be our first priority. Ano man yung gagawin natin sa buhay natin, we always put God first in our lives. Pag medyo nataliwas tayo doon, nire-remind tayo ng Panginoon. Pag medyo napapalayo tayo, tinatapik tayo ng Panginoon. Yung tapik ng Panginoon, alam niyo ba, masakit. Masakit yung tapik niya. Alam mo, tapik lang yon, pero masakit. But God is good. Dahil His love is endureth forever. So, yun yung lesson na natutunan namin na we must seek God first and all these things shall be added unto you. So, the things that He added to us is sinagot niya yung prayer namin na pinagaling si Tata. He doesn't need surgery. Eh, ngayon, therapy na lang, PT. So, shout out ko, special mention kay Ate Janet Friesen and Kuya Gary Friesen. Back in the US. Thank you also for your prayer, Ate Janet. Also to Ma'am Ross, na ever supportive. My previous employer here in Singapore, she never leave us. Always there for us. She will give us moral support, financial support, everything. She was there. Ma'am Ross, thank you so much for all your help to us. And you treated the Elvin as your own son. Thank you so much. For the company also, thank you for taking care of Elvin. And also to Santos, the manager who is processing all the papers. He is very kind. He is so kind. I met him once in the hospital when we went there together to meet the doctor. He is so nice. He is a nice man. And he is very gentle even. He just like protecting Elvin. He doesn't want Elvin to walk going to the hospital or take taxi because he is concerned of his safety, especially for the COVID. Even Elvin will say, okay, sir, I can go back home walk. He said, no. I book already your service going back. So thank you so much, Sir Santos, and everything for Uncle David, everything, the company. Thank you so much. And God bless you all. So in the name of Jesus Christ, and also as our, we say all thank you to all. And God bless. We love you all. Mwah. Bye for now. Bye-bye. And guys, please don't forget to like, subscribe our channel. Thank you.